Noong dekada 50, 60 at 70, sa tuwing gustong magpapresko ng ating mga lolo at lola ay pumupunta lamang sila sa mga sari-sari store, may dalang 10 centavos at bibili ng kanilang paboritong soft drinks na kanilang iinumin. Nariyan ang Santa kung gusto nila ng orange soda, barley kung gusto nila ng chocolate drink, at kung gusto nila ng citrusy lemon flavor ay nariyan ang high spot. Meron pang soft drinks noon na jazz cola para naman sa mga Bisaya. Pero sa ngayon ay wala na ang lahat ng ito at parte na lamang ng ating kasaysayan. Gayunpaman, bilang parte ng ating kasaysayan at kabataan ng ating mga lolo at lola, muli nating sariwain at balikan ang mga soft drinks na nagpalamig sa Pilipinas noong unang panahon. Parte na ng hapagkain ng Pilipino ang pagkakaroon ng soft drinks sa kanilang mga lamesa sa oras ng pagkain, lalo na sa panahon ng tag-init. Naging staple na ito ng bawat tahanang Pilipino. Ang mga popular na soft drinks sa Pilipinas na makikita natin ngayon sa bawat lamesa ay gawa ng Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated. Ang Coca-Cola, Pepsi, Sprite at 7-Up ay ilan lamang sa mga sikat na brand ng soft drinks sa Pilipinas. Pero sino ba sa inyo ang natatandaan pa hanggang sa ngayon ang Jazz Cola? Nakakagulat malaman na ang brand ng soft drinks na ito ay available lamang sa Pilipinas. Pero ang mas nakakagulat malaman ay ginawa lamang ito sa particular na market sa Pilipinas para sa Visayas. Dahil sa tagumpay para sa kanilang mga target customers, napabalita pa noon ang Jazz Cola fueled Visayan pride among its teen consumers. Ang estratehiyang ito ay hinangaan ng marami at dumami din ang kanilang mga parokyano dahil na rin sa adhikain ng kumpanya na thinking global but acting local. Kahit na Visayas ang target market ng naturang inumin, available naman ito noon sa lahat ng mga sari-sari store mula Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil na rin siguro sa pagkain nito noon, kaya tinangkilik din kahit na ng mga hindi taga-Visayas. Labis itong sumikat noon marahil ay dahil na rin sa masarap nitong timpla at sa presyo nito noong panahong iyon na 2 pesos and 50 centavos lamang. Naging popular noon ang Jazz Cola kasabay ng Fanta at Sparkle, subalit ngayon Fanta na lamang yata ang makikita natin sa mga tindahan. Sa ngayon ay kasama na ang Jazz Cola sa mga listahan ng Coca-Cola soft drinks na hindi na available sa kasalukuyan. Sa sobrang kasikato noon ng Jazz Cola, may isang nakapagkwento na mula sa Negros at sinabing pinag-aagawan ito noon sa mga tindahan lalo na sa panahon ng tag-init. Narito naman ang ilan pang popular na soft drinks noong panahon ni na Lolo at Lola. Ang brand ng soft drinks na ito ay ginawa noong mga taong 1950s ng Avenue Aerated Water Corporation sa Grace Park sa Caloocan. Sa 1956 print ad na ito, nakalista ang 6 na flavor na ibinibida noon ng Avenue Beverages, ang Red Berry, Orange, Sarsaparilla, Cream Soda at Pineapple. Mabibili noon ang kada bote nito sa halagang 10 centavos lamang. Nawala ito noong mga dekada 60. Una itong ipinakilala sa Pilipinas taong 1969. Sa Pilipinas, makikita sa mga bote nito na ito ay gawa ng Apple Cidro Corporation na nakabasa sa Paranaque, Rizal, sa ilalim ng Costco International Corporation ng Chicago sa bansang Estados Unidos. Ang kakaibang carbonated apple-flavored drink na ito ay naging popular sa Pilipinas noong dekada 70. Nasundan pa ito ng Yes Cola naman na mula din sa parehong kumpanya. Sa ngayon, ang apple cider ay pag-aari ng isang Taiwanese company at mabibili pa din sa ilang parte ng Asia na nakalata. Pinangunahan ito ng sterilized chocolate milk made mula sa 100% non-fat milk solids. Ang barley ay naging napakapopular na inumin noong kalagitnaan ng dekada 50 na mula sa Barley's California Orange Limited at may mga opisina sa Maynila at Cebu. Bukod sa chocolate drinks, meron din silang orange, grape at pineapple flavors na lahat ay non-carbonated. Ang klase ng soft drinks na ito ay hindi na ngayon available sa Pilipinas pero mabibili pa rin ito sa mga bansang Thailand at Japan. Ito ay unang ginawa taong 1881 sa Massachusetts bilang sparkling cider by La Croix Fruit Farm. Noong mabuo ang Clicquot Company, ang cider ay isinantabi at nagbigay daan sa paglabas ng mga bagong inumin ng Clicquot Club Ginger Ale.
Meron itong mga flavor tulad ng cream soda, strawberry, orange, root beer, lemon and lime at grapes. Noong 1950s ay nakarating na rin ito sa Pilipinas. Pinromote pa noon ito ni Rafael Yabut sa kanyang radio program sa DZRH. Dekada 60 nang mawala ito sa merkado. Ang kumpanyang may hawak nito noon ay binili ng Cut Beverage Corporation ng Connecticut noong taong 1969. Ang Goody Root Beer ay orihinal na gawa ng US-based Goody Company, Minneapolis. Dinala ito sa Pilipinas ng FF Halili Enterprises na nasa Balintawak na silang nagbote at ipinamigay sa tulong ng Mission Beverages. Ang Goody 1960 ad na ito ay nagsasabi sa bawat iinom nito na magbibigay ng full of refreshment tingling all the way down. Ang brand ng soft drinks na ito ay unang lumabas noong taong 1934. Ang mission nito ay makagawa ng fruit juice na gawa sa mga sariwang sangkap. Ang una nitong flavor na orange ay agad na pumatok sa mga tao hanggang sa sumunod pa ang ilang flavors nito tulad ng grapes, fruit punch at lemonade. Ang Canada Dry Beverages na binuksan noong taong 1923 ng PD Sailor and Associates ay narating ang Pilipinas noong mga 1950s nang dalhin ang Canada Dry Bottling Company sa Paranaque, Rizal sa permiso ng Canada International Corporation, New York sa United States. Isa sa ipinakilala nila noong inumin ay ang High Spot, isang bubbly sparkling lemony soft drink noong taong 1965. Subalit madali itong natalo ng ilang mga inuming mula din sa Canada Dry gaya ng uva, true fruit orange at cola champagne kaya ang produksyon nito ay nahinto din. Ang soft drinks na ito ay local brand na gawa ng Ideal Aerated Water Company na may planta sa Paco sa Maynila. Ang soft drinks na ito ay may iba't ibang klase ng flavor tulad ng sarsaparilla, strawberry at cream soda. Ang Orange Kissed ay unang ginawa noong taong 1929 ng Citrus Products Corporation of Chicago na siya rin gumagawa noon ng Stone Mountain Ginger Ale and Bluebird Grape, pero ang Kissed ang pinakapumatok noon sa lahat ng kanilang inumin. Dahil sa kasikatan nito ay nakaabot na rin ito sa ibang mga bansa hanggang sa dumating na nga ito sa Pilipinas. May tuturing itong isa sa mga memorable na soft drinks sa Pilipinas. Nakarating ito sa ating bansa dahil sa Olivenza Soft Drinks Factory ng Mira Mira Hermanos Incorporated na nakabasa sa Makati, Rizal. Sila noon ang napiling bigyan ng lisensya ng Citrus Products Corporation ng Chicago, Illinois. Isa pang vintage soft drinks na ibinote ng Olivenza Soft Drinks Factory ay ang Kina Beer. Ito ay parang root beer subalit meron itong kakaibang lasa na tanging ang Olivenza Soft Drinks Factory lamang ang nakakaalam kung paano ito timplahin. Ang isang soft drinks maker sa Chicago sa bansang Estados Unidos ay nagpakilala ng isang klase ng soft drinks sa mundo noong taong 1946 na may kakaibang pangalan, Oso. Nagsimula ito noon sa kanilang Oso grape flavor hanggang madagdagan pa ng mas maraming fruity flavors sa paglipas ng panahon. Ipinakilala ito sa Pilipinas noong dekada 50 ng M. De Lara Corporation Incorporated. Naging sikat noon ang slogan nito sa mga patalastas na Oso Good at Oso Delicious. Ang sparkling lemon and lime citrus soda na ito ay gawa ng San Miguel Brewery noong 1922. Ang naging pinakapatok noon sa kanilang soft drinks ay ang Royal True Orange na meron pa din naman hanggang sa ngayon. Ang Royal Lemo Lime ay unang pinakilala noong 1969. Ang lasa nito ay parang 7-Up na may konting citrusy flavor. Kasabay ng lemon lime, ang iba pang mga lemony drinks tulad ng Royal Lemon, Royal Soda at Tonic. Naging mabenta ito noon sa Pilipinas subalit nahinto at hindi na available noong mga nasa dekada 70. Isa sa pinakapopular na tagagawa ng brand ng soft drinks sa Pilipinas ay ang Manila Aerated Water Factory na itinayo noong taong 1918 ni Wong Ning, isang Guangdong immigrant. Noong mamatay siya sa panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig, itinuloy ito ng kanyang anak na si Henry Gao Hong Wong at pinalitan ang pangalan ito bilang Cosmos Bottling Corporation. Noong taong 1945, ang kanilang naging pinakapatok na inumin ay ang Cosmos Sarsaparilla at noong taong 1972, gumawa naman sila ng isang klase ng orange soda na pinangalanan nilang Santa na pumatok naman sa panglasa ng mga Pinoy. Nawala ito sa merkado nang mamatay si Henry at naibenta ang kumpanya sa RFM.
Ang soft drinks na ito ay dinevelop noong taong 1938 ni Lee Ward mula sa Los Angeles, California sa bansang Estados Unidos. Una itong ginawa sa pamamagitan ng pagpapasteurize ng orange juice. Naging napakapopular nito noon sa Amerika hanggang sa makarating ito sa Pilipinas sa tulong ng Truid Philippine Island Incorporated. Talaga namang napakasarap balikan ng nakaraan lalo na noong panahong simple pa lamang ang lahat. Pero hindi din naman natin masisisi ang pagbabago ng panahon dahil kaakibat ng paglipas ng kasaysayan ay ang pagbabago ng lahat ng bagay. Sabi nga sa wikang Ingles, changes is inevitable. Kailangan lamang nating maging laging bukas at tanggapin ang pagbabago. Pero ang mas mahalaga, kahit na anong klase pa ng pagbabago ang mangyari, dapat lamang na lagi tayong maging totoo sa sarili, sa kapwa natin at sa Diyos. Isa na namang hep! Teka muna! Bago natin tapusin ang videong ito, nais ko lamang ipagbigay alam na nagbabalik na ang na-miss nating lahat na channel, ang Pinaka. Hinihiling ko lamang po na muli natin itong suportahan tulad ng pagsuporta ninyo dati. Abangan ang mga makabuluhang listahan ng kaalaman at kwento na matutunghayan nyo lamang sa Ang Pinaka. Kaya subscribe na! Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!